Podcast. I'm Jaygarin, and for today's vlog, guys, ay sinipag-sipag ang lola. Nag-ayos na ako ng mga gamit ko and chinek ko yung mga damit ko. Medyo madami-dami na siya. So, naisip ko na i-prelove yung mga iba, yung mga hindi ko na masyadong ginagamit. Yung iba may mga tag fries pa actually. Yung ano, nung nakaraang linggo, nag-ayos na talaga ako. Tapos yung iba, inaloko na sa mga friends ko. Nakuha na nila. Halos bago pa yung mga nakuha nilang mga damit. As in, totaling may mga plastic pa at mga tag fries pa. So, yun, mga Zara, Pull&Bear, Forever 21, H&M. Sinabili ko yun, yung iba mga sale, yung iba. Alam mo yun kapag gustong-gusto mo, di ba? Alam nyo yan, mga girls, wag i-deny. Di ba ang mga babae, pag minsan, pag may pera ka, gusto mo pag nakita mo, gusto mo bibilihin siya dahil hindi ka naman makatulong pag hindi mo siya binili, di ba? Lalo na pag uwi ka ng bahay, tapos hindi mo siya binili. Then, kaya nagabihan, magagalit ka, mainit ulo mo. So, kinabukasan, wala kang magagawa kundi babalikan mo na lang. Kaya dumami siya nang dumami yung mga damit. Feeling ko madami na siya. So, kailangan ko talagang magbawas, guys. And para na rin, may extra income, yun, makadagdag sa savings, ganon. Hindi ko talaga naisip na ibablog ko siya. So, mga ilang linggo, naisip ko, isama ko na lang siya sa content ko. Eto, nilagay ko siya dyan, lahat ng pwede ko pang ibenta. Sobrang maayos pa siya. And then, yung iba kasi naka-plastic pa. Yung iba may mga tag price pa. May mga iba din akong damit, guys, na nakita ko na sobrang gamit na gamit. So, yun. At ang hirap-hirap talaga i-give up. Ako, guys, pag binili ko kasi siya, sobrang mahalaga sa akin. Mahal na mahal ko yung mga gamit ko. Naiiyak tuloy ako. Tapos, ngayon, ibibenta ko yung mga gamit ko. Nakakaiyak. Tapos, di ba, nakakapanghinayang. Pero, wala kang magagawa. Kailangan mo na siyang i-let go. Kasi kung hindi, mapupuno yung cabinet mo. Then, wala ka na rin talaga malagyan. Pakita ko sa inyo, guys, yung mga pinili ko. Actually, marami pa siya. Hindi ko pa lang siya nailalagay dito kasi sobrang nakakapagod. Etong mga nilagay ko, ito yung mga galing ko pa ng China na pinauwi ko dito sa Pilipinas. Tapos yung mga ibang nandito na sa Pilipinas, isasama ko na rin siyang i-prelove para konti lang sa cabinet. Yung hindi ba nakakaano pag tumingin ka o ano susuotin mo. Minsan kasi may ugali tayo mga babae, di ba? Aalis tayo, tapos sasabihin natin, wala akong damit, susuotin. Pero hindi mo na alam talaga kung ano pa yung dadamitin mo kasi sobrang dami mong damit, di mo na alam din kung ano. So feeling ko, mas maganda yung konti na lang yung damit mo, tapos para may mabilis mo siyang mapili. Eto guys, bumili talaga ako ng mannequin. Bago ako nag-video, kakabili ko lang halos nito. Binili ko to kasi nga, sabi ko, kapag nag-online ako, gusto ko kasi siyang i-prelove nga, di ba? Nag-decide ako na yung mga damit ko i-prelove. So, gusto ko may mannequin ako. So, yan. Eto guys, tingnan nyo yung bag ko. Binili ko to sa Versca. Actually, ayan, may tag price pa nga siya. Mabuti hindi ko pa rin natanggal. So, marami akong bag na hindi ko pa siya nagagamit talaga. Ayan. Pero, yun, i-dispatch ako na rin siya. Pinagpatungan ko ng mannequin, yung kalan ko. Wala kasi akong patungan. So, biglaan kasi ang shoot ko. So, ginagamit ko yan pag nakanta ako nun. So, yan yung iba kasi mga uniform ko. Ayan, tingnan nyo guys. Mga damit ko, mayroon pa siyang mga plastic. So, may mga ganyan pa talaga siya. Ibibenta ko. At least, may mga plastic pa siya. Ito yung mga damit ko na hindi ko pa nasuot. Tag price pa, ayan pa siya. Oh. So, kagaya nito, yan. Mga damit na to, hindi ko pa siya nagagamit. Nakalimutan ko na siya. Basta kapag nabili ko na, ilalagay ko lang siya sa isang tabi na nakalagay sa paper bag. Then, nakaligtaan ko na siya noon. Ito, kagaya niyan. Nagamit ko siya pag kumakanta ako. Ang kanta ko dapat to, kaya lang na inabutan ako ng pandemic. So, yung iba hindi ko na nagamit. Pero yung iba, kagaya na ng mga nandito, na yan, yung mga iba yan nagamit ko na. Ito, hindi ko pa talaga siya nagagamit. Ito, ano to? Yan, nabili ko siya sale. Sa H&M. So, sale siya. Ganyan, may pagganyan siya. Yan. So, yan. Tsaka, medyo tumaba
na rin kasi ako guys ngayon. Feeling ko lumiit na yung mga damit. Nagliliit na yung mga damit. Charot. Pero ang totoo talaga eh, tumataba lang siguro, no? Eto naman guys, eto yung mga dress na mga nagamit ko na. Yung iba isang beses, dalawang beses ko lang nagamit. For example, kagaya nito. Eto. Siguro one time ko lang naman ito nagamit. O dalawang beses, di ko matandaan. Maganito guys. Yan yung mga ganito. Batatak nito. Yan, nakaganyan siya. Mahilig kasi ako sa mga tube. Mahilig talaga ako mag-dress. Sabi ko sa inyo, eto man, isang beses ko lang yata ito nagamit. Hindi ko man ito nagamit talaga ng... So, maganda kasi yung mga damit, hindi abuse. Mahal na mahal ko yung mga damit ko, guys. Sa totoo lang, hanggat maaari, ayoko talaga sana magbenta. Pero kailangan natin mag-let go ng mga gamit. Kasi nga, habang bawat taon, kailangan natin talaga i-let go yung mga iba nating gamit. Para hindi tayo natatambakan ng gamit sa bahay. So, naiiyak ako habang nililigpit ko to. Akiramdam ko investment. Isa rin to sa mga investment ko, yung mga damit ko. Syempre, nakakalungkot kasi, di ba? Iba na yung gagamit. Pero masaya ako kasi yung mga bumili at saka yung mga gusto na damit ko, masaya ako dahil na-appreciate nila yung style ko, na-appreciate nila yung mga damit, then gusto talaga nila. Then talagang masaya sila dahil nga, ang maganda, hindi siya abuse yung mga one time twice ko lang talaga siya nagamit and hindi talaga totally siya abuse yung damit. So like, kagaya nito guys, see, this one. Isa to sa paborito ko, pero kailangan ko na rin siyang i-let go kasi kailangan natin mag-let go. Di ba nga? Walang permanente sa mundo. Charot pa. Yan. Medyo guys. Tapos nilalagyan ko lang yun dyan ng sintron. Isang araw, hindi ko na sila gamit. Di ba na may mag-aari sa kanila. Yan. Mga dress. Mga ganyan. So, sabi ko sa inyo guys, mahilig ako sa dress and tube. Yan mga ganyan. Mahilig ako sa mga ganyan. Ginagamit ko kasi ito nung natugtog ako. Yung mga may mga glitters, ginamit ko yan nung natugtog ako, yung mga may glitters, kagaya nito. Yan, ginamit ko siya nung natugtog ako sa hotel. This one, yan, kagaya niya. Ganyan guys. At marami pang iba. Puro dress to. This one, ang tatak nito ay Stradivarius. So, dito sa Pilipinas, alam ko may Stradivarius. Ito, kagaya nito, one time ko lang ito nagamit, isang beses ko lang ito nagamit sa hotel. Super favorite kong ito, brown. Gusto ko pa nga sana eh, kaya lang. Siyempre, hindi ko naman siya magagamit dito sa Pilipinas kasi nga, hindi man ako natugtog, na-stop ako sa pagtugtog. Hindi pa ako magkabalik sa China. So, dito muna siya. Ibibenta ko na lang siya. Makakabili pa naman ako kasi marami naman yan. Mga gown din to guys. Marami akong gown, as in totally. Then guys, look. Eto, yan. Kagaya niyan. Didispose ko na. To. Hindi ko pa to nagagamit. As in, hindi ko pa talaga to nagagamit. Pero, parang nagbago na isip ko. Ayaw ko na siyang gamitin. Ayaw ko na siya. So, this one. Ito, talagang useful ko to. Sobrang gamit na gamit ko to nung nasa China ako. So, ito, sobrang gamit na gamit ko to. Favorite ko to dati. This one. This one. At nagtatanong yung iba, kadalasan mataas yung heels. Yes, mahilig kasi ako talaga mag-heels. At ang paborito ko ay mga matataas ang heels. Nagpa-plat din naman ako, pero mas prepared ko yung naka-heels. So, yan. Tsaka yung mga bags ko, guys. Yan, kagaya nito. Gusto ko na siyang i-dispose. Yan yung mga yan. Yan ang mga i-dispose ko. Eto. Siya. Pero kailangan ko na siyang i-dispose. This one, i-dispose ko na rin ito. Yan. And, eto guys.
guys, i-dispose ko na. Sobrang mahal na mahal ko to. Sobra. Kaya lang, kailangan ko na rin siyang i-dispose. Tapos, ito. Ay, ito, hindi pala ito kasali. Ito yan. Dispose ko na rin. Nalulungkot ako kasi lahat yan, mahal ko, mga gamit ko. Kaya lang, kailangan ko mag-dispose ng mga gamit. And, ilan lang to sa mga sapatos na i-dispose ko. Eh, mga ganito guys, di ba nga nabanggit ko sa inyo na mga matataas ako mag-heels. So, ilan lang to sa i-dispose ko. Yan, as in totally bago pa, hindi ko pa nagagamit. Yan siya. Yung ano na sapatos. Marami akong ganito. So, iba-iba siya. Iba-iba. Kulay, ganyan. Kasi medyo ma-arty ako sa mga sapatos. Ganun. Alam mo naman tayo mga babae, mahilig mag-shopping, diba? Ganito, ipi-free love ko na rin siya. Sobrang bago pa siya. Free love ko na siya. So, yun. Ang kalungkot kasi yung mga gamit ko. Ito mga bags. Yan, mga bags ko. Nagtabo-tabo na siya sa ilalim. At nandun sa ilalim. Yan. Ay, nako. Yan. Nga pala, guys. Ito, yan. Kagaya niyan. Kasali na rin to sa dispose. Ito yung Nike. Yan. I-dispose ko na yan sila. Soon, hindi na kayo sa akin kung sakali. And then, ito. Yan. Nasali na rin siya sa dispose ko. Parang ukay-ukay. Yan. Yung hapang bahay-bahay. Tapos, eto, mga pantalon. Eto, isasama ko na siya sa dispose ko, mga pantalon. Ilan to? Isa, dalawa, tatlo, apat. Actually, marami to, guys. Kaya lang, yung iba nabili na yung mga Levi's. Eto, mga ano na to, jug. Ito, ID at saka jug na lang available. Pero yung mga Levi's ko at saka mga Zara na bili na. Pero ito, kagaya nito, may natira pa ng Zara. Ayun, falling wear to. Ito naman, guys, yung mga jacket na posibleng, aywan ko, sobrang mga ano pa to, mga magaganda pa. Yan. Mga may mahahaba yung dito. Yan. I-dispose ko na rin siya. Gaya niyan, guys. Ano to? Stradivarius. Tapos ito. Apple in bear. Yan. See? This one. Bershka. Ito. Tinatamad lang akong i-ano siya, ilabas lahat. Hindi ko pa siya naayos, pero kasama ko sa ipipri lang ko. Yan, nakalagay na siya dito. Yan ko muna siya nilagay, pero kasi wala akong hanger. Ito, merong pa yan, kagaya niyan. Marami pa siya. Yan, mga damit. Yan, kasama yan. This one. So, yan, mga dress. Isama pa yan. Kaya lang, wala akong hanger, so hindi ko siya ma-hanger lahat. So, nilagay ko muna siya dito. Tapos, yan, eto, mayroon pa siya dito. Yan, mga iba-iba naman yan. Konti na lang. Diyan po siya. Eto kasi, yung iba kasi dito, itong isang buong box na to, eh, galing yan, gamit ko sa China. Pero guys, yung iba na mga regalo sa akin, hindi ko binenta sa akin yung regalo yun. Mga sapatos, mga ganon. So guys, kung may mga damit kayo dyan, i-free love nyo na yan para makalesa. At saka sabi nga nila, bagong taon, bagong ambiance sa loob ng kwarto, ganon.
yun. Hindi mo naman sabay-sabay magagamit yung mga yan. Ganun nga na-realize ko. Dati-rati kasi ang hili-gili ko mag-shopping kahit hindi ko naman kailangan. Ngayon, dahil nagkaroon ng ganitong pandemic, nagkaroon ng kalamidad na ganitong hirap na buhay, na-realize ko na dapat talaga nag-iipon para kapag dumating yung ganitong case na nangyari sa buhay natin ngayon na dilubyo, eh talaga may madudukot tayo. Kasi ako, aral ko na yon dati. Pag may gusto ako, bibili ko, wala akong pakialam, wala akong pakialam sa kinabukasan. So basta gusto ko lang, kasi medyo maarte ako sa mga damit, ganun, sa mga sapatos, mga bags, gusto ko iba-iba. So tumambak siya ng ganyan, natambakan ako na marami. Talagang hindi ko naman talaga to inaasahan na i-vlog ko sana, kasi nga dapat noon ko pa siya blinag kasi medyo madami pa siya, tapos marami talagang habang may bumili sa akin, di ba nakakatuwa kapag ganun. Kaya lang iwala na, na-realize ko ngayon ko lang pala to na i-video. So yun guys, thank you so much. Ah nga pala guys, yun! Sa mga followers natin dyan, yung mga beshi natin dyan na mga nakakapanood neto, pwede kayo mag-PM kung may mga gusto kayo, like gusto nyo mga sexy dress, gusto nyo mga dress, mga pants, pwede kayo mag-PM sa akin and everything, di ba? Nag-ano na ako dito sa ano ko, sa vlog ko. But anyway guys, pwede nyo akong hit sa Facebook ko para magla-live ako. Wala pa nga lang araw kung kailan ako magla-live. Actually, hindi ko pa siya naumpisa mag-live. Nag-alok-alok lang ako sa mga friends ko sa pre-love. Sa mga pre-love ko. So, yun. Eh, supportahan naman nila ako. Ganon. So, yun nga. Thank you so much, guys. So, sige na. Bye-bye na, guys. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye for now!